Okay, let's start. So, nagupit ako ng cardboard ng rectangle. So, ang nagbisa ko ng picture is 2x3 na picture. Then, each side, nag-sukat ako ng 2 cm each. So, ikakat lang natin yung gitna using scissors. Pwede ka rin kayong gumamit ng cutter kung saan kayo mas comfortable. So, any cardboard pwede niyong gamitin. For example, meron kayong mga boxes, pwede niyong gamitin na base ng frame natin. So, like that, meron na tayong frame. Then, bali, 3 frames yung gagamitin natin, yung ika-cut out natin. Ayan, like that. So, meron na tayong 3 frames. Okay, ngayon naman, babalikan na natin ang ating frame using colored paper. So, kayo na pong mamili kung anong gusto ninyong color para po sa inyong frame. Then, iti-trace natin yung gitna. Then, gagawan lang natin siya ng butas. Ayan, tulad yan. Then, after nyan, gupitin natin paslan yung loob ng tin-trace natin kanina. Ayan, tulad yan. Then, after nyan, pwede nyo nang lagyan ng pandikit. Ako, ginamit ko is double-sided tape. Kasi para mas madali siyang pandikit. Pero, pwede rin kayo gumamit ng paste or ng glue. Any pandikit, pwede po ninyong gamitin. Then, yan, tulad yan. Tapos, i-cut out lang natin yung mga excess niya sa gilid para once dinikit natin siya, sakto lang yung colored paper para dun sa ating babalutan na frame. Cut niyo lang yung side ng pastel. Tulad din yan. And after nyan, tinatanggalan ko na po yung double-sided tape para idikit na po natin. Bali, ipo-fold lang po natin. Unahin na lang natin yung sa gitna. Ayan, ipo-fold lang natin. So, ididikit lang natin siya. Then, after sa gitna, ipo-fold naman natin yung sa outer side po nung frame natin. Lahat po ng sides. Yan, meron na tayong isa na frame. So, dito naman po, nabalutan ko na rin yung dalawa pa na ginawa natin kanina na frame. So, pili na lang kayo kung gusto nyo yung color combination. Any color po is pwede naman. Okay, after naman natin balutan yung tatlo nating frame, magka-cut out lang kayo sa cardboard ng pa-rectangle na magkakasya yung tatlong frame po natin. Lalagyan nyo lang po siya ng space, mga 1 cm yung pagitan ng bawat frame. Then, i-cover lang natin yung rectangle na cardboard po na yun. Dahil yun yung magsisilbing likod nung ating frame. Yan. Ang napili kong color is color yellow para sa pangbalot. Ayan. So, yun yung magiging likod ng ating frame. Then, kukoveran lang po natin yung kinut out natin na cardboard. Ayan, each side, ididikit lang po natin using any tape or any pandikit na meron po kayo. Dito naman, ginamitan ko siya ng scotch tape para idikit ko po yung gitna.
So, meron na tayong ilalagay para sa likod. Then, after nun, mag-cut out lang po kayo ng any colored paper din. Then, yun po yung ididikit natin dito sa may harap naman na part nung cardboard na kinupit natin kanina. So, ako, ang ginamit ko lang is white lang na color. Ayan. So, ididikit lang po natin dun sa harapan. Ayan. Patayin lang po natin. Ayan. Ito na yung harap at ito naman yung likod. So, ngayon, ididikit na natin yung frame natin. Itong side lang po ang lalagyan natin. Hindi po yung taas kasi doon po natin ipapasok yung pinaka-picture. Ayan. So, nadikit ko na siya. Then, ididikit ko na po yung dalawa pang nakitira. Okay. So, tapos na. Nadikit ko na po yung panghuling frame natin. So, ang gagawin natin is ipo-fold natin yung frames na parang wallet. Ito po. Ganito. Ipo-fold lang natin siya. Ayan. Itong left, ipo-fold lang natin ganun. Then, dito po sa kabila, ipo-fold namin natin siya. Ayan. Tulad po yan. So, para lang siyang wallet na pinofold. Ayan. Tulad po yan. So, magiging square na siya. So, para po kasi siya tumayo yung ating frame. So, eto naman, kumuha lang ako ng any ribbon, pwede po. Then, kahit maglagay kayo ng note, pwede nyo rin gawin para if may pagbibigyan kayo, pwede nyo rin siyang pang-gift. Ayan. So, tcharan! Meron na tayong DIY na photo frame.